mga kapiksi, hello Earth Signs. Welcome back sa another video natin dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie tayo. Ito ang ating OOTW, Oracle of the Week. Excuse me mga kapiksi. Para ngayong April 17 to 23, again ito'y para sa Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Ito'y general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Mayroon tayong tatlong set ng Oracle decks dito mga kapiksi. Itong first yung para sa spiritual messages nyo. Ito naman yung sa life messages. And then ito naman yung para sa love. So tingnan natin kung ano yung mga mensahe na dapat nyo marinig for this week no, mga kapiksi. So mag-start tayo sa life messages muna mga kapiksi. Sorry, spiritual messages. Ito yung Oracle deck na gagamitin natin. Again, ito para sa Capricorn, Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para ngayong April 17 to 23. Thank you so much mga kapiksi. Walang sawa yung pagsuporta sa ating YouTube channel, no? Okay na ulit yung channel natin. Na-fix na natin yung previous situation natin. And antayin nyo lang yung pagbabalik ng mga subliminals. Unti-unti ko na siyang binabalik. Pero mga bagong versions na yun, guys. So, paisa-isa lang mga kapiksi. Antayin nyo na lang, okay? So, ito yung sa spiritual message natin mga kapiksi. So, nakikita natin yung alignment dito, no? Tingnan natin. Napakaganda yung image ng card. Pero tingnan natin kung ano ibig sabihin itong message na to para sa iyo, kapiksi. Crown chakra, the unlimited self. The crown chakra is your link to the multidimensionality of your being. The seat of your soul, it gracefully connects you to the heavens. The infinity symbol of limitlessness appears within the unfolding petals and points to your most potent potential. Here you can delight in the divine strands of light that dance with us when we are aligned with the spirit, purpose, and truth. Be present and flow without rigid outcomes. Find more spaces in your life. Find your own way to meditate. Explore the state of flow and be receptive to the intuitive messages you may receive. Ito yung sinasabi natin mga kapiksi na it's all in your head, no? Crown chakra sa ating ano yan, sa ating isipan, okay? That's our link to multidimensionality of our being. Diyan nagsisimula lahat mga kapiksi, okay? Sa thoughts natin, our thoughts influence our emotions. And it influences our vibrational energy, okay? And we are living in a vibrational field where everything is being captured, okay? So, it's very important na yung ating isipan, yung mga bagay na iniisip natin, is gamitin natin to our advantage, okay? Dalawang bagay lang yan palagi mga kapiksi. It's either positive or negative. And most of the time, unconsciously, no, marami tayong bagay na iniisip na negative kaysa sa positive, okay? Unconsciously, ginagawa natin yun. Hindi natin alam, okay? Nag-autopilot kasi yung mga isip natin, especially if maraming negative circumstances na nangyayari sa buhay natin. But, as I always tell you mga kapiksi, you can be, do, have anything that you want in your reality. Kaya nga yung nakalagay dito, unlimited self, okay? Yun yung ibig sabihin ng unlimited self. You can be, do, have anything that you want as long as pinofocus mo yung attention mo sa iyong intention. Everything is unlimited para sa atin. Everything below the sun is possible. Okay? Be present. Ayan, nakalagay. Be present and flow without rigid outcomes. Ibig sabihin ng be present, mga kapiksi, be aware of your present thoughts. Okay? Of course, hindi natin siya ma-monitor 24/7, no? But it's very important na be aware kapag dumadating yung time na, oops, teka lang, sumasobra na ako sa pag-iisip ng negative, this is bad. So, i-shift nyo agad yung inyong perspective into something positive para ma-iba nyo yung outcome ng buhay nyo, okay? Find your own way to meditate. Again, palagi ko rin sinasabi sa inyo mga kapiksi na meditation is very good sa ating buhay, no?
gawin nyo siyang parte ng buhay nyo. Kasi kapag nag-meditate kayo, again, nagsisubside yung momentum of thoughts nyo. You become peaceful. You're using 100% of your brain. Again, brain, crown chakra, di ba? Thoughts, you are being connected to the spirit, connected to the source. Therefore, mas madali magmamanifest yung mga bagay na nilinais mo sa buhay. And be receptive, no? Be receptive. Explore the state of flow. I-allow nyo lang naturally and be receptive sa pagtanggap ng mga blessings ng mga biyaya sa buhay nyo. Okay? So, hindi na yan bago sa inyo mga kapiksi. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo tuwing may pagkakataon, no? So, try nyo. Try nyo sundin, okay? Para talagang mabilis nyo lang mamanifest yung mga gusto nyo sa buhay. Alright? Okay, so yan yung spiritual message mo. Ito naman yung gagamitin natin para sa ating life messages. Shuffle tayo ng dalawang cards dito mga kapiksi. Yung mga bagong subliminals natin mga kapiksi, no, combination na yan ng live and silent affirmations. may maririnig kayong konting boses, no, na live voice. Para hindi makaho yung subliminals natin, guys. pero mag-iba pa rin yung silent affirmations kasi mas maraming silent affirmations din sa bawat subliminal natin. So, make sure na pakinggan nyo siya sa YouTube. Hindi siya downloadable, guys, kasi hindi na-capture yung silent affirmations kapag din na-download nyo. Yung music lang, so walang kwenta. Alright? So, dalawang messages, mga kapiksi, no? We have the hope, syempre, pag-asa. Okay? And the dash. Itong the dash na to, I think this is some kind of urgency. Parang pagkilos, no? Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin itong mga messages na to. Magsimula tayo dito sa the hope. Syempre, mga kapiksi, pag sinabing the hope, pag-asa to, okay? Everything is as long as we live, no? As long as we are living in a material world. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa, no? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Don't ever, ever give up on your hopes, on your dreams, mga kapiksi, on yourself. Kung napanood nyo yung, hindi ko alam kung, ano, kung available na siya for viewing, pero yung movie ni Mark Wahlberg na Father's 2, hindi ko pa siya napapanood, pero nabasa ko yung one of the greatest lines na sinasabi niya, God has never given up on you, so don't ever ever give up on yourself. Okay, so wag na wag kayong susuko mga kapiksi sa sarili nyo. Always have this piece of hope and faith within you na kayang-kaya natin. Yung mga pagsubok sa buhay, yung mga bagay sa buhay, as long as nagpo-focus tayo and we have this blind faith, no? Panghawakan natin yung mga kapiksi. Okay? So, this is one message for you. And ito mga kapiksi, yung sinasabi natin na the dash, ang ibig sabihin nito, no? Alright, this is, okay. So, this is, it means, this is some kind of victory na nasa kamay mo na. Pero, this is also a fight within yourself. So, internal fight with yourself. So, baka yung ano mo, konsensya mo. Di ba yung ako ang iyong konsensya? Di ba may mga commercial na gano'n? Na parang you have this internal fight within yourself. So, baka meron kang pinag-iisipan or pinag-dedebatihan sa isip mo whether gagawin mo yung isang bagay or hindi. So, timbangin mo yung mga pros and cons, mga kapiksi, okay? Make sure na yung gagawin mo is beneficial, not just for you, pero dun din sa ibang tao na involved, no? The goal is just ahead. Nandiyan lang yung goal mo sa buhay, yung victory, malapit mo na siyang ma-achieve. So, you just keep on pushing, mga kapiksi. Spiritual strength is tried as a result of the internal fight with yourself. Very, very important na humingi kayo ng tulong sa inyong mga gabay, no? Lalo na kung nagdadalawang isip kayo or nagtatalo yung mga isip nyo, no? Para meron kayong divine guidance, mga kapiksi. Okay? Keep running as fast as you can, even if it is a little painful afterwards. Happiness awaits. So, kahit na medyo
may mga sugat-sugat tayo, di ba, sa journey natin, it's very important to keep moving forward, mga kapixie. Keep moving forward, happiness awaits, sabi nga, di ba? Happiness awaits, kaligayahan ang nag-iintay sa'yo. Okay? Alright. So, yan ang ating life messages for you this week. Excuse me lang, sorry. And then, yung last na is yung love life naman. Ito, gamit natin yung oracle deck ni Sis May, no? So, meron din siya YouTube channel. Hanapin nyo na lang. May Love Tarot. Yeah, thank you so much, Sis May, for sending us this love oracle. Ito naman, titingnan natin paano yung mensahe sa'yo o yung mga gustong sabihin sa'yo ng inyong partner or specific person pagdating sa love, okay? So, pwedeng mag-resonate, guys, no? Pero pwede rin hindi. Kung ano yung mag-resonate, take that message, okay? Kung hindi mag-resonate, dead ma lang, okay? Minsan, hindi nag-resonate yung message. So, dalawa, titingnan natin kung ano yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner or specific person, mga mensahe nila sa inyo. Nahihiya ako sa'yo, ikaw ang gusto ko na makasama. So, for some of you mga kapiksing, no, ikaw yung gusto makasama ng iyong partner or specific person, pero maaaring nahihiya siya sa iyo dahil siguro sa maaaring nagkaroon kayo ng mga negative circumstances in the past na pinagdaanan nyo. Natural naman yan minsan sa mga couples, no, na nag-aaway, nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon ng pagtatalo, di ba? Kasi may mga pagkakaiba kayo, may mga differences kayo, di ba? So, yeah. So, kung hindi kanya masyadong makausap or feeling mo, hindi siya masyadong nag-open sa'yo, it's because nahiya siya. Nahiya siya sa'yo, no? Try mo na lang siya. Siguro i-approach siya or mag-reach out sa kanya in a nice way. Kung hindi pa rin, it's already up to you. Pero, gusto niya yung sabihin sa'yo na ikaw yung gusto niyang makasama. Yee! Kilig-kilig na naman kayo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yan ang ating overall messages for this week, mga kapiksi, na April 17 to 23. Again, ay para sa Earth Signs. Capricorn, Taurus, Virgo, let me know if naka-resonate kayo, mga kapiksi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. Bye-bye.